anytime, nasabihin nyo sa akin, magpa-drug test ka, Glenchon, kasi baka bangag ka rin. O sige, o pick me up now. Pumili kayo sa hospital gusto nyo. Gaano ba kahirap? Gaano ba kahirap magpa-pulburon test? Sabi ko nga, brother, kung nakapag-present siya ng na like more than 2 minutes na drug test nung 2021, bakit ang hirap gawin ngayon? Yes. And then you are the president of the Philippines, inaakusahan ka, kaya inaakusahan ka ng mga tao because you don't answer. You don't disprove them. Anong ginagawa ni Marcos? Hinahabol, hinaharas, kinakasuhan, pinapahirapan ang mga taong nag-aakusa sa kanya. I mean, you cannot... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So, dito sa mga maiinit na issue ngayon, na again, dito sa PIDEA leaks, itong pagiging polboronic ni Kuting. Kung ikaw ang mag-a-advise sa kanya, let's say for example lang, na nanodoon ka, isa sa mga advisors niya, at mainit, maingay si Maharlika, dahil ito nga, naglabasa na ito. Anong pwede mo i-advise kung ikaw ang nandoon sa paligid niya? Is one of the advisors. Okay. Ate Claire, mga kababayan, tandaan niyo itong sagot ko, ha? Tandaan niyo itong sagot ko. Anong gagawin ko kung ako ay nandoon sa kitchen cabinet nila? Mm-hmm. Okay. Magdadalawang isip pa ako. Kasi, kung gusto kong manatili sa pwesto ko doon, hindi ko sasabihin yan kay Lisa Marcos because that's a surefire formula for her to get me fired. Mm-hmm. Hindi ko sasabihin yon. Kasi, pag sinabi ko, the moment I say that, gurgur ka na. Gugurgurin na ako. Magpa-drug test ka, Mr. President. The next day, I'll find myself packing up my things and chupi. Yeah. The other one is, kung paninindigan ko yon at handa akong i-give up yung pwesto, uh-huh. Sasabihin ko sa'yo, the best, Mr. President, the best advice I could give you is to undergo a drug test in a public setting. Yeah. Public setting, ha? Hindi pwedeng control mo yung environment, control mo yung circumstances. Kasi kung kontrolado mo yung environment, magdududa pa rin ang tao bayan. But if you really go there, like you're really innocent, alam mong innocent ka, walang mawawala sa'yo, walang maano sa'yo. Like for example, ako, pag sinabi mo, Ate Claire, magpa-drug test ka, Glenchong, ngayon, sige, pwede, magsama tayo sa St. Luke, so wherever hospital you want me to go there. Pwede akong sumama sa inyo anytime. Nasabihin nyo sa akin, magpa-drug test ka, Glenchong, kasi baka bangag ka rin. O sige, o pick me up now. Pumili kayo sa hospital gusto nyo. Anong klaseng test ang gusto nyo? Hair, blood, damit. Pwede pa. Pwede ang damit eh. Kung bagong gamit. Yes. Bagong gamit. Damit, urine, blood, hair. Sige. Kayo mamili kung anong gusto nyong specimen. Mm. Kayo mamili kung saang hospital, saang testing center, sinong doktor. Wala akong control. All the thing I need to do is submit my body there. And then, sige, mag-test kayo. Because alam kong wala. Sigurado akong hindi ako bangang. Yes. But for someone na may tinatago, he will find all the excuse he want. He will find. Maghahanap niya ng excuse o hindi sasagot. Because mabubuking siya at mabubuking siya big time. Actually, challenge na nga siya ng kanyang dating Executive Secretary, Attorney Vic Rodriguez. Kasi si Attorney Vic ay nagpa-drug test na. Ayaw ko itang i-challenge. Ang gusto ko siya yung i-challenge ko. Kasi baka mamaya lahat kayo dyan, lahat tayo, okay, na nakapag-pulburon test na, tapos masayang na yung effort, tapos siya magmamatigas. At saka kung tutuos, hindi na dapat siya china-challenge, brother. Attorney Glenn, dapat hindi siya na-challenge. What I'm trying to show
What I'm trying to show to the public is that anytime you will challenge me, I will take up the challenge dahil innocent ako. Alam kong hindi ako gumagamit. Hindi ako gumagamit ng whatever illegal substance. So anytime that you will challenge me, I will take up the challenge because I want to prove my innocence. My innocence. Yeah. So si Marcos, hindi niya magagawa yun because kasi nga, alam na niya. I mean, gaano ba kahirap? Gaano ba kahirap magpapulburon? Te, sabi ko nga, brother, kung nakapag-present siya ng na like more than 2 minutes na drug test nung 2021, bakit ang hirap gawin ngayon? Para sabi ko nga, once and for all, mapakatunayan niya sa sambayan ng Pilipino na pinangakuan niya na ibangon ang Pilipinas. Pero bakit hirap na hirap silang o ayaw niyang gawin at sa halip ay kung ano-anong mga harassment ang binabato sa akin at sa mga taong nagko-call out sa issue na ito. Go ahead. Ate Claire, mga kababayan. Ate Claire, mga kababayan ha. For someone occupying a very lofty position as the President of the Republic of the Philippines and you are dogged by that issue, kumbaga, hinahabol ka na ng isyo na lang, parang asong tumatahol araw-araw na ikaw ay bangag, nagpupulboron, nagko-cocaine. Ano bang gusto mong, what's the easiest way for you to dispel it once and for all? You submit to a drug test in a public setting that's not controlled. Yung environment is not controlled by you. Para maniwala ang taong bayan na hindi naman pala totoo ang sinasabi ni Maharlika, hindi totoo sinasabi ni President Duterte, ni Genchong, whoever, sino mga kalaban nila, hindi naman pala totoo. But the fact is, we are free to accuse him because he does not answer. That's why we are free to accuse him. First, he is a public official. And taking cocaine is illegal. It's a criminal act. And then you are the President of the Philippines, inaakusahan ka, kaya inaakusahan ka ng mga tao because you don't answer, you don't disprove them. Anong ginagawa ni Marcos? Hinahabol, hinaharas, kinakasuhan, pinapahirapan ang mga taong nag-aakusa sa kanya. I mean, you cannot prove the truth by, you cannot dispel these rumors, you cannot dispel these allegations. For as long as you do not prove that you are not a cocaine addict. At kagabi, sa press conference ni Pangulong Duterte, inulit-ulit-uli ni Pangulong Duterte dahil sa out of yung emotion ng Pangulong Duterte, dito naman, papunta na tayo siguro doon kay Governor Hubahim na kung saan ay sinuspende. Diba? Binigyan ng preventive suspension. But anyway, doon kay Pangulong Duterte sa kanyang press con kagabi, inulit-ulit niya na bangag, okay, si Kuting o si Marcos Jr. at dinagdagan pa niya itong si SAP, you know, Special Assistant to the President, si Lagdameo na sinasabi ni Pangulong Duterte, mga bangag kayo dyan, bangag kayong umakyat sa Malacanang, wala kayong alam. Again, talagang paulit-ulit na sinabi ng Pangulo yung pagiging bangag ni President ni Marcos Jr. Bago tayo dumako sa topic kay Governor, so for sure napanood mo no yung sinabi ni Pangulong Duterte at paulit-ulit nga na inaakusahan itong si Marcos Jr. So ano pa ba ang kailangang sabihin ng Pilipino at ni Pangulong Duterte sa tingin mo para maapektuhan gawin ni Marcos Jr. yung tama na magpa-pulburon test? Actually, Ate Claire, mga kababayan, wala akong pretensions. Wala akong pretensions sa hoping na Marcos will submit to a voluntary and uncontrolled setting na drug test. Marcos will not do that. He will just dig deep into his own itong kanilang defense mechanism na pahirapan ka, pahirapan tayo, guguluhin yung buhay natin, haras tayo, kakasuhan tayo. That's their playbook. They
yun ang sinasabi ko, mga kababayan, Marcos cannot disprove that he is not. Marcos cannot disprove that he is a cocaine drug addict. Hindi niya kayang i-dispel yan. Hindi niya kayang patunayan na malinis siya in a drug test na yung sinasabi kong hindi nila controlled yung set. Open, public. Hindi niya kayang gawin yan. Because kung kayang gawin ni Marcos, yan, ginawa na niya yan to stop us all once and for all. Diba? Yeah, to stop everybody. Tingin na yung Polvoron video, yung Polvoron pictures, yung Polvoron report, everything. Matitigil yan kung gagawin ni Marcos yung drug test in a public setting na hindi nila controlled yung environment.